Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, sinasabi sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ang sabi ni Allah sa araw na ito, ginawa kong kumpleto para sa inyo ang inyong relihiyon. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. At ginawa kong ganap ang aking biyaya para sa atin lahat, mga kapatid. Ang biyaya ni Allah ay ganap. Wa raditu lakum al-Islam dina. At kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ang sabi ni Allah, ginawang kumpleto ang ating relihiyon. Mga kapatid sa Islam, kung kumpleto na ang Islam, kung kumpleto ang ating pananampalataya, bago pa man umalis si Propeta Muhammad o bago niya lisanin ang mundong ibabaw sana, sinabi niya o ginawa niya ang pagse-celebrate o ipinagdaos niya sana ang kanyang kaarawan. Kung ito po ay mahalaga o parte ng pananampalataya. Ngunit hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba radiyallahu anhu, halos na naputol lang kanilang katawan, no? Ang iba sa kanila, ang ibang parte ng kanilang katawan, tapos nahiwa ang kanilang mga katawan ng pana, nahiwa ng sibat, nahiwa ng espada. Alam niyo po yun, mga kapatid, sa digmaan sa pagtanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ni isa sa kanila wala pong nagdaos ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat hindi ito ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hindi niya ito ginawa. At gayon din, mga kapatid, ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga asawa niya, kahit isa sa kanila, walang nagdaos ng kanyang kaarawan. Ang mga sahaba radiyallahu anhum, ilang libo ang mga sahaba, ni isa sa kanila, mga kapatid, walang nagdaos ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sumunod na henerasyon, yung mga tabi'un at tabi'in, kahit isa po sa kanila, walang nagdaos ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kana khayran lasabaquna ilayh. Kung ang pagdadaos ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay mabuti, ito ay parte ng pananampalataya, nagpalisahan na ang mga sahaba na gawin ito. Nagunahan na sila. Nilagpasan na tayo ng mga sahaba sapagkat sila yung pinakamainam na henerasyon, mga kapatid, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit bakit ni isa sa kanila walang gumawa? Sapagkat hindi po ito parte ng ating pananampalataya. Hindi ito bahagi ng Islam. At gayon din ang pag-celebrate ng o ang pagdadaos ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay panggagaya sa mga hindi sumasampalataya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sino man ang humalin tulad sa kanila, gumagaya sa kanilang paraan, ay kabilang sa kanila. At mga kapatid sa Islam, lagi nating tatandaan na ang unang nakatuklas ng ganitong bid'a, ano po, ay ang mga Rafida, ang mga Fatimiyun. Mga kapatid sa Islam, sila yung mga Shia sa Egypt, sa panahon ni Salahuddin al-Ayyubi. Yung mga Rafida, mga kapatid, yung mga Shia, sila po ang kauna-unahang nag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anim po, para sa kalaman ng lahat, ha, anim na kaarawan ang kanilang ipinagdadaos. Una, kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, kaarawan ni Ali radhiyallahu anhu. Kaarawan ni Fatima radhiyallahu anha. At kaarawan ni Al-Hasan at Al-Husayn. At kaarawan ng Khalifa sa panahon na yun, yung pinuno na yun sa Egypt. Ito yung pakay nila ng mga Rafida para iligaw yung mga tao, para ilayo yung mga tao sa kung ano man ang utos ng Islam. Mga kapatid, kung ito po ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito hahayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya ibahagi at iparating sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Sino man yung gumawa ng isang gawain pagsamba na hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi alinsunod sa kanyang kautusan, ito ay rad. Hindi tatanggapin sa kanya. Ang tunay na pagmamahal
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa kanya. Ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang pagse-celebrate ng Maulid an-Nabawi, hindi po ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pag-celebrate niyan, mga kapatid, wasilatun ilal ghulu. Ang pagse-celebrate niyan, yan po ay daan tungo sa ghulu. Ang ibig sabihin ng ghulu, ito po yung pagmamalabis sa pananampalataya. Yung pagmamalabis at wasila, ito rin po ay humahantong sa shirk. Daan po yan patungo sa shirk. Katulad ng mga naunang tao, yung pagmamahal niya sa kanilang mga propeta is sumobra. Nagmalabis sila at ginawa nilang Diyos ang kanilang propeta. Katulad halimbawa ni Isa alayhi salam. Dahil sa pagmamalabis nila, ginawa siyang Diyos. Ang iba naman, paniniwala siya ay anak ng Diyos. Humantong sa shirk yung paniniwala niya, mga kapatid. Kaya, ngayon pa lamang, dapat tayo magbigay babala sa mga kapatirang Muslim na nag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hindi naman siya ipinanganak sa araw na yan, mga kapatid. Ang araw ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hindi tiyak. Sapagkat bago dumating ang propesiya o bago ihirang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang propeta, yung mga nakaraan na panahon na lumipas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po yan binigyan ng pansin. Opo, ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes, sapagkat yan ay malinaw na kanyang sinabi. Yan yung araw ng aking kapanganakan, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi niya sinabi kung anong date siya ipinanganak, anong petsa siya ipinanganak. Ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung araw na pagkamatay siya, yan po ay malinaw. Sapagkat nilista ng mga sahaba, sinulat ng mga sahaba kung kailan siya namatay. At nakakatakot, mga kapatid, baka yung mga kapatiran natin na Muslim, sila ay nagse-celebrate hindi kung kailan ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus kung kailan siya namatay. Ano po? Ayun yung nakakatakot. Kung kailan namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung araw na nag-celebrate sila, nagadaos ng kasiyahan. At meron pang punto rito, mga kapatid, na dapat natin maunawaan na ito ay mali rin. Sinasabi nila sa araw na yan, inaalala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aalala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tuwing nababanggit ang kanyang pangalan, magsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lamang yon, ang pag-aalala sa kanya, yung pagmamahal sa kanya, yung pagsunod. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kung tunay na minamahal niyo si Allah, sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mamahalin tayo ni Allah. So isa sa mga tanda na mahal mo ang isang tao, yung sumusunod ka sa kanya. Kapag tayo, kung totoo na minamahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kanyang kautusan, lahat ng kanyang paraan ay ginagawa natin. Gayunpaman, mga kapatid, marapat sa atin na umiwas sa mga ganitong uri ng bid'ah. Sapagkat ito ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan po natin palagi, nawa tumatak sa ating isipan kung ito po ay parte ng relihiyon. Kung ang Maulidun Nabawi ay bahagi ng Islam, hindi lilisanin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mundong ibabaw maliban na lamang na sinabi niya ito. Wala nabanggit sa banal na Quran ni isang talata sa libu-libong hadith. Walang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang ginawa ni pagsang-ayon sa bagay na 'yan upang idaos ang kanyang kapanganakan. So paano pa kaya tayo, mga kapatid, sa huling henerasyon ipagdaos natin ang kanyang kapanganakan? Ni hindi nga tayo tiyak kung kailan ba siya pinanganak. Sapagkat sa tarikh, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang history ng wasto. Ano po? Wasto, hindi 'yung nakikinig lamang tayo. Yung may katibayan. Hindi po malino kung kailan ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya, mismong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumabas sa kanyang dakilang bibig, kanyang sinabi, yung araw ng Lunes, yan yung araw na ako'y ipinanganak. Araw ng Lunes. Ngunit yung petsa, hindi po sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinabi na 12, 11, 10 ng Rabiul Awal. Hindi po. Hindi po malinaw. Ngunit araw ng Lunes, yan po ang sinabi ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kung malinaw ito, kung malinaw yung kanyang kapanganakan, at kung ito ay parte ng relihiyon, bahagi ng relihiyon, at kung ito ay mabuti, mabuti, o ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit wala ni isang talata na banggit sa banal na Quran, ni walang isang hadith na nabanggit dito na inutos niya ito. Tandaan po natin ang mga Rafida, ang mga Fatimiyun sa Egypt, ang nagtatag o yung nagpasimula ng Maulid An-Nabawi. At hindi lamang po Maulid An-Nabawi ang kanilang idinadaos, ang kanilang ginawang bid'a. Tulad ng sinabi natin, anim po yun, mga kapatid. Anim po na bid'a ang kanilang ginawa, ang kanilang ipinag-utos sa mga tao, sa mga Muslim sa panahon na yun. Pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-celebrate ng kaarawan ni Ali radhiyallahu anhu, pag-celebrate ng kaarawan ni Fatima radhiyallahu anha, at ng kanyang dalawang apo si Al-Hasan at Al-Husayn, at yung kaarawan mismo ng khalifa sa araw na yun, yung pinuno na yun na Rafidi, Fatimi. Mga kapatid sa Islam, sana po kung particular yung mga balik Islam, yung mga balik Islam, iniwan mo na yung pag-celebrate ng kaarawan mo. Hindi ba nagbalik isang mana? Pero bakit gagawin mo yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya namang ginawa, hindi niya naman sinabi, na hindi niya ipinag-utos yan? At ni isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang gumawa niyan. Walang gumawa niyan, mga kapatid. At yung mga tabi'un, yung mga sumunod sa haba, wala rin. Ilan libo sila. Kung gayon, nalaman natin na hindi ito parte ng pananampalataya, hindi ito bahagi ng ating relihiyon, bakit tayo magdadaos? Ito pa, mga kapatid, ulit-ulitin natin, kung ang pagse-celebrate ito ay bahagi ng Islam, bahagi ng relihiyon, hindi hahayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lisanin ang mundong ibabaw na ito, maliban na lamang na sinabi niya, ipinag-utos niya sa mga sahaba na kayo ay mag-celebrate ng aking kaarawan. Hindi niya po ito pinag-utos. At kung ito naman ay bahagi ng pananampalataya at hindi pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sumunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kautosan ni Allah. Hindi ganap. Ngunit hindi eh. Hindi ganun eh. Ang Islam ay kompleto. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinahagi niya, ipinarating niya sa atin kung ano ang mensahe ng Islam. Kompleto ang Islam. Kaya, huwag po tayong gagawa ng isang gawain na hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana po, mga kapatid, malinaw sa atin yung bagay na ito. Ngunit, ang karamihan sa mga tao, dahil sa nangibabaw sa kanilang emosyon, ang nangibabaw sa kanila, hindi kaalaman, hindi katibayan mula sa Quran, mula sa Sunnah, kahit ijma, wala pong ijma na nagsasabi na pinapahintulutan ang Maulid An-Nabawi. Hindi natin sabihin Sunnah, hindi natin sabihin Amar o kautosan yan. Pinapahintulutan, wala eh. At hindi lamang yun, sa kiyas, wala rin. Yung mga dalil ash-shar'iyya, kahit yung muttafaq at mukhtalaf alayha, wala po ni isa roon na nagsasabi na tayo ay mag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May nagsasabi na bid'ah hasana. Wala po sa Islam na bid'ah hasana. Tandaan po natin yan. Wala po sa Islam na bid'ah hasana. Kullu bid'atin dalalah. Yan ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng bid'ah ay dalalah, ligaw. Lahat ng baguhang utos o aral ng Islam, kautosan o aral ng Islam, sasabihin natin ito'y bagong gawain ng Islam, bagong kautosan ito ni Allah, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagong paraan, yan po ay bid'ah. Tayo po ay sumusunod lamang sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkakaunawa ng mga sahaba at mga salafus salih. Sana, mga kapatid, huwag mang ibabaw sa atin ang ating emosyon. Ang lagi nang ibabaw sa atin ay ang ating pananampalataya. Tandaan natin, balikan natin ang kasaysayan ng mga sahaba. Marami sa kanila, nahiwa ang kanilang mga katawan dahil sa espada, dahil sa sibat, dahil sa pana, pagtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sila ng mga sahaba,
yung mga tao na mararangal na yon, na mamumuti, ni isa sa kanila wala nag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito po ay mabuti, sana ginawa na nila ito. Naisipan na nila ito. Ang mga sahaba, matatalino sila. Matatalino sila. Marami sa kanila kutabul wahi. Pero bakit hindi nila ito ginawa? Bakit hindi nila ginawa? Dahil hindi ito mabuti. Kaya mga kapatid sa Islam, mga magulang, brothers and sister, huwag po tayo magse-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po? Kung iimbitahan man tayo, sabihin natin, ano ba yung katibayan niyo tungkol sa bagay na yan? At yung mga pagkain na inihanda sa Maulid an-Nabawi, bawal po yung kainin. Tandaan natin, bawal po yung kainin sapagkat yan ay inalay sa gawaing bid'ah. Bawal pong kumain sa gawaing bid'ah. Ang ganit na lamang, wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.